Hi guys, welcome to my channel. Today's video guys, ipapakita ko sa inyo paano ko paliliguan ang aso kong poodle na si Beauty. Dahil sobrang dumi na niya, isang linggo ko na siya hindi piniliguan. Pero hinayaan ko lang yun para mapakita ko sa inyo kung paano ko ba siya lilinisin, ayusin, at syempre pa paliliguan. Kung ano ba yung mga gagamitin ko, kung bakit ko ba ito gagamitin sa kanya. Panoodin niyo yung video guys para makita niyo kung gano'n siya kadumi. So guys, ito si Beauty. Nakita niya naman na napakadumi niya. Hinayaan ko talaga siya na madumi. One week ko siyang hindi pinaliguan para mapakita ko sa inyo kung paano ko ba siya paliliguan. Kung ano ba yung mga ginagamit ko, kung ano ba yung mga dapat gawin para mabalik yung dating linis ng kanyang katawan, ng balahibo niya. Nakita niya siya. Dumi-dumi. Hinayaan ko siya makipaglaro sa ibang aso din sa alaga para talagang dumumi siya. Malapit na kasi siya mag-hit kaya dapat linisin ko na siya, ayusin ko na siya para pag nag-hit siya eh hindi ko na siya aayusan pa o ititrim o magkupitan ako ko. Ngayon gagawin ko na yun para malinis na lahat. So guys, ito yung mga gagamitin ko. Siyempre una, ito razor, tapos ito, nail cutter nila. Blower, kunting, tapos supply. Tsaka ito guys, alcohol. Naglalagay ako nito sa isang timba, isang kutsara. Tapos, itong dato puti, suka. Naubos kasi yung apple cider, kaya ito nilang ginamit ko. Pwede naman din to. Para medyo tumagal yung bango nila at yung ear sa tenga nila, pinanlilinis ko ito ng tenga para sa ear mites, mawala yung mga ear mites. So guys, ayan yung mga gagamitin ko, tsaka syempre mamaya yung sabon na ginagamit sa kanya. Papakulo lang ako ng tubig guys at sisimula ko na pagpapaligo kay Beauty. So guys, ito yung mga gagamitin ko kay Beauty sa harap ng paligo niya. Siyempre, itong alcohol. Isang kutsara lang nalagay ko dito sa may timba. Para sa akin kasi pang disinfect niya. Tsaka mas mabango yung aso ko pagka naglalagay ako ng alcohol. Yun naman eh, ano ko lang naman yun na opinion ko lang naman yun. Kasi yan dito suka. Sa suka guys, nalagay ko ng isang kutsara. Isang kutsara lang nilalagay ko na dinadami yan. Basta sa isang tumbang tubig. Pati sa paglilinis ko sa mga puppies o pagpupunas ko sa mga aso, nilalagyan ko din ng alcohol at suka. Tapos ito yung pinakasabon nila, shampoo nila. Dati, ang ginagamit ko yung mamahalin, pero ngayon syempre kailangan din magpipil. Kaya ito yung ginagamit ko, tsaka sulit, mabango. Matagal din makakalis ng bangon lahat. Malambot yung balahibo ng mga aso ko. Kaya ito din yung ginagamit ko. So guys, kukunin ko muna si Beauty, tapos papakita ko sa inyo kung paano siya liliguan. Paliliguan at kung ano ba yung dapat gawin sa pagpapaligo ng isang aso. Lalo-lalo na pagka ganun kadumi. So guys, ito ngayon si Beauty. Nakita niya naman napakadumi niya. Parang alam niya na agad paliligo ako siya kasi nagtago na siya agad. So guys, sa pagpaligo ng isang aso, parang pati din niya na huwag bibiglayin. Dapat parang nilalaro lang. Laro-laro lang din para hindi sila matatakot sa tubig. Ako ganun lang ginagawa ko para hindi ako maghabol sa kanila o mainis sa kanila kasi nakakainis kapag ang aso mo, pinapaliguan mo, napakakulit. Kaya sila pagka pinapaliguan ko, lagi lang sila makaupo. Minsan pipihit na sila, ganun lang. Hindi sila nagtatangkang tumakbo. Kasi sanay na sila sa akin, sanay na sila sa tubig na pinaginagawa ko sa kanila o binubuhos ko din sa kanila. So guys, itong tabo, lalagyan ko na ng shampoo na para hindi na
hindi na ako magkukusit-kusit mamaya. Baka habang binubuhos ko to, may kasama ng sabon o shampoo para konting punas-punas na sa katawan niya, bubula na yung katawan niya at malilinis na. Basta guys, sa pagpapaligo, ang laging unahin yung mukha. Para yung sa bandang ulo yan, para pag natapos na to, nalinis na to, yung katawan naman. Kasi ako, lagi kong inuuna, yung ulo nila, hindi yung katawan. Kasi pag yung katawan, tapos isusunod yung ulo, matatagalan yung tubig, tsaka malalamigan sila ng gusto pagka masyado matagal na basa yung katawan nila. Kaya ako, lagi kong inuuna, yung ulo nila, para susunod ko na yung katawan. Parang pag natapos na sa katawan, konting buhos na lang, towel na kagad. Dilinha, pupunasan na o patutuyo na sila kagad. So guys, sa tenga naman dapat mula dito sa may pinakabunga nila, pipigayin lang ng dahan-dahan lang naman para hindi sila masasaktan. Tapos patulak. Para yung dumi sa loob ng tenga nila, matulak sa palabas. Tapos mamaya, aarin na lang ng cotton buds. Kukunin na lang o susungkitin na lang ng cotton buds para mas matanggal siya, mas malinis yung tenga niya. Tsaka guys, huwag kayong magbubuhos ng tenga sa tenga. Huwag kayong magbubuhos sa loob ng tenga ng aso dahil syempre, makakasama din naman sa kanila yun. Ganda lang guys, pagkatapos nyo sa ulo nila, pagka alam nyo malinis na lahat, tsaka nila isusunod yung katawan para hindi matatagalan yung tubig o hindi sila gano'ng malalamigan. Basta guys, importante kung gusto din yung mabuti yung balahibo nila sa katawan nila para maalis niya madumi dun eh. Kasi doon nagsisimula yung baho pagka hindi naalis. Kaya dapat matatanggal lahat ng dumi sa katawan nila o balahibo nila. So guys, sana tapos na si Beauty sa pagsasabuhan ngayon. Babalawan ko naman siya. Sa pagbubuhos, dapat dahan-dahan lang para hindi magbibigla. Nandito kami sa banyo kasi malamig sa labas. Hindi binawin pa siya pagka matagal sa labas. Sabi sa babanlawan lang natin mabuti para hindi mabaho. Kasi pagka hindi nabanlawan na mabuti, yun din ang nagiging cause ng matuloy nilang pagbaho. Kasi syempre, may mga kalaro silang aso. Pag nahamoy yun, pag kinakagat-kagat kasi yun, nalalawa yan. Kaya dun nagkukos ng baho na nagsisimula. Kasi sa mga aso ko, yun ang naobserbahan ko pagka minadali ko yung paligo. Naamoy na ibang aso yung syempre yung sabon na nilagay natin, kinakagat-kagat, lalo na sa mga ganitong tenga. Sa pagkatawel naman guys, dapat tuyong-tuyo din naman. Syempre, pag ibablogger ko pa naman to, pagka walang blogger, dapat talagang tuyong-tuyo yung katawan o balahibo ng aso. Kasi pagka hindi din ganong natuyo yung loob, yun din, dun din magsisimula yung matulin o pagbaho ng aso natin.
So guys, pinapatuyo ko na siya ng konti tapos sa ibablogger ko na siya. Para mahigop lang yung mga tubig na natira dun sa loob ng balahibo niya. Dahil medyo basa-basa pa. So guys, sa pagbablogger naman, dapat unahin yung katawan para hindi sila giginawin. Unahin patuyuin yung katawan sa mabandang tiyan para hindi giginawin. So guys, ito malapit na matapos si Beauty. Papakita ko naman sa inyo kung paano ko siya ititrim. Kung paano ko mag-trim sa mga aso ko na malapit na mag-hit. Lungkot ka. Huh? Ayaw na kayo mong dilinisan ka, no? So guys, unang kong ititrim sa kanya yung kanyang mukha para malinis tingnan kasi humaba na yung mga balahibo niya. Yan. Kaya mukha na siyang lalaki. Kaya ngayon na ititrim ko naman itong una kong ititrim sa kanya itong mukha. So guys, ngayon sa paa naman ako. Tapos na yung mukha niya, sa paa naman. Tapos isusunod ka naman yung sapatan niya. So guys, ngayon ay ititrim ko naman yung kanyang kuko dahil takot siya dito eh. Dahil dati naipit ko siya. Aww. So guys, ngayon naman, sa tiyan naman ako mag-trim para pagka nabuntis siya, hindi na ako matatagalan mag-trim pa sa kanya pagka lumaki na yung tiyan niya. So guys, ngayon naman na matitrim naman ako dito sa kanyang bandang pitan at saka sa kanyang pempem para malinis tingnan. Sa tenga guys, parehas lang sa mga puppies, dapat bungad lang din, wag isasagad sa dulo para yung mga dumi na makikita natin ay makuha natin at saka yung hindi sila sisiksik na sa pinakaloob. Isang linggo na kasi kung walang linggo. Kaya ang dami ng tenga niya. Sinadya ko yan para mapakita ko sa inyo na kung paano ba linisin.
So guys, papainom ko siya ngayon ng vitamins para iwas stress at makapagpahinga siya na maayos. At syempre, team lang yung ginagamit ko na vitamins sa kanila. So guys, ayan na, tapos na. Ayan, ganyan lang ako kung paano magpaligo ng makaso ko, maglinis, mag-trim. Nakita niyo naman, napaka-simple lang, madali lang. Hindi sila ganong stress. Kasi ayokong tatagalan. Pagka tinagalan kasi, nadatagdagan yung stress nila. Dahil yung pagpapaligo, paglilinis sa mga tenga nila, pag-trim, malaking stress na sa kanila yun. stress na sa kanila kaya... Kaya hindi ko ganong pinatagalan. Parang naiinip sa pinakagat na ako. Babay ka na. So guys, ganyan ang ginagawa kong pagpapaligo, paglilinis, at pagtitrim sa mga aso kong alaga dito. Sana may natutunan kayo. Sana nagustuhan nyo. Sandali lang ako magpaligo sa kanila kasi ayoko madagdagan yung stress nila. Ayoko na lamigin sila. Kasi... malamig ang panahon ngayon. Kaya sandali lang akong magpaligo talaga sa kanila. Hanggang dyan na lang. Sana nagustuhan nyo. Please like and subscribe.